Hello everyone, welcome to this another video. Sa video na ito ay i-share ko sa inyo kung paano mag-renew ng rehistro sa motor sa LTO 2024. Step 1. Kailangan mo nang malaman kung kailan ma-expire ang rehistro sa motor. Ito ay nakabase sa plate number. For example, ang plate number ay 553ABC. So ang titingnan dyan ay ang second at third digit from the left side sa plate number. So ang second digit sa 553ABC ay 5 na naka-assign sa second week of the month. At ang third digit sa 553ABC ay 3 na naka-assign for the month of March. So number 1 is January, number 2 is February, and number 3 is March. So ibig sabihin ay ma-expire ang rehistro ng plate number na 553ABC sa second week of March. Step 2. I-check muna ang motor kung gumagana ba lahat ng parts like brakes, lights, horn, battery at iba pa. Kailangan na gumagana ang lahat ng parts sa motor para pumasa ito sa inspection. Dahil kapag ito ay bumagsak, ay hindi ituloy ang pagrehistro sa motor at bababalikin ka na lang after 60 days para i-inspection ulit. Kaya dapat ay i-check at ipaayos muna kung may sira man na parts. Step 3. Ihanda ang mga requirements tulad ng photocopy of OR and CR, pera pambayad sa mga magiging transaksyon, at siguraduhin may lamang gasolina ang motor. Step 4. Pumunta sa LTO District Office, dala ang motor para sa inspection at emission test at ibigay ang photocopy ng OR at CR at susi sa motor. So sa akin, ako ay pumunta sa LTO Tanawan District Office sa Darasa, Tanawan, Batangas. At dumiretso ako sa motorcycle vehicle inspection para sa inspection ng motor na may kasamang emission test. At ang nabayaran ko ay 560 pesos. Step 5. Kung tapos na ang inspection at pumasa ang motor, pumunta sa insurance office na nandyan na rin sa loob ng LTO. So sa Liberty Insurance ay nakabayad ako ng 500 pesos. Step 6. Kung okay na ang inspection, emission at insurance, ay pumunta na sa registration office sa LTO para ibigay ang mga documents at results for validation. Step 7. Maghintay na tawagin ang pangalan na i-announce ng LTO staff, at kung tawagin na ang pangalan ay pumunta na sa releasing window para kunin ang updated OR or official receipt. Sa akin ay nagbayad muna ako ng 259 pesos para sa transaction fee at yun, rehistrado na ang motor ko. So ang nagastos ko lahat ay 500 para sa insurance plus 560 para sa inspection at emission plus 259 para sa transaction fee. Total of 1,319 pesos. So ganyan lang kadali ang magpa-renew ng rehistro sa motor. Okay, so hanggang dito na lang at sana'y makatulong ito sa inyo sa pagparehistro ng inyong motor. Keep safe and have a peace out.